Magandang araw mga kabutingting. So muli tayong nagbabalik sa ating video vlog. So meron tayong tanggap dito, KMC. Ang problema ayan, nagpa-flashing yung kanyang screen. So check upin ko kung ano ba yung problema nito. Backlight ba o yung screen niya. So gagawin natin dito, unang step, tinanggal ko muna yung backlight. Tapos tinutukan ko muna yung kanyang screen ng flashlight gamit yung cellphone para makita natin kung magpa-flashing pa ba yung display. So ayan, hindi siya nag-flashing, gawa na tinanggal natin yung backlight. So ngayon, i-check natin yung mismong backlight. Makita natin sa video, ginawa ko, tinester ko muna siya ng backlight tester. So nakita natin doon sa backlight tester, so hindi magkakamukha yung nasusukat natin na boltahe ng backlight tester. So kaya binuksan ko na yung ating unit para ma-check natin yung mismong backlight. So ayan mga kabutingting, naku po, at nakita na po natin yung loob ng ating TV. So nanggaling na pala ito sa ibang customer, nagawa na. Ayan po, at parang tinadtad ng bala ng baril. So ayan po yung ginawa ng unang technician. So ginawa po niya, hindi na po niya pinalitan ng bago yung backlight. So pinagtagpi-tagpi na lang po niya, ginawa niya ng paraan, pero hindi naman po nagtagal yung ginawa niya. So mas maganda po dyan yung pinapalitan ng bagong backlight. So unang ginawa ko mga buting-ting dyan sa backlight strip, so nilinis ko muna para pagkakabit natin ng mga bagong ilaw maayos yung maikabit. So ang gagawin natin, bali dalawang klase ng backlight yung ginamit ko, isang factory cut at isang LED bits. So yung backlight natin na factory cut ay hindi sapat para dyan sa tatlong strip na backlight. So kinapos ako ng backlight, kaya ang ginawa ko, nagtanim bala ako, pero yung tinanim bala ko o yung ginamitan natin ng heating plate ay bagong backlight din. So bali yung mga mahihinang ilaw ay pinalitan ko na rin para hindi tayo magkaroon ng backlight. So bali halos sa lahat pinalitan natin. Makita nyo sa video, yung iba umiilaw pa, pero tinanggal na rin natin na yan kasi medyo malalabo na. So kailangan natin palitan para tumagal yung ating unit, dahil pag hindi natin pinalitan, malamang 1 month lang bumigay na yung mga backlight na luma. So stay watch lang mga kabating-ting. So shout out muna dito sa ating mga kaibigan na mga nagbablog. Tingnan na lang po sa screen kung sino-sino po kayo.
So ito yung ginamit natin mga kabuting ting, ito yung heating plate. Ito yung pangtanggal ng LED beads. So tinanggal natin yung mga umiilaw na bumbilya na medyo mahihina na, tapos pinalitan natin ang bago. Tapos itong factory cut, yan natin nilagay dun sa iba na nireplace natin, kasi kapos yung ating factory cut na backlight. Kaya dalawang klase yung ikinabit natin na backlight. So pares lang sila ng bolts at watts. Mga kabuting-ting, maiayos na natin yung linya ng ating backlight. Malayo-malayo na sa itura ng unang gawa ng technician na gumawa na yung TV na yan. So, next natin, umilaw na. Okay na siya. Pinakita lang natin sa video yung ating paraan. So yan, pati yung ating yung plastic o yung pinaka-acetate. Kinagpira na rin natin ang white electrical tape para maayos yung tingnan. So ngayon, testingin ko kung magbibling pa siya o hindi na. Ayan na, makaputing-ting. So, nawala na yung kanyang flashing. Okay na siya. Salamat at paano na kung gameplay tayo ng konting lalaman. So, marami nang gumagawa niya mga veteran sa technician.